Nasa EDSA Balintawak ang bus na ito na biyaheng Letre nang biglang sumakay ang lalaking ito. Sinugod niya ang driver ng bus na hindi kita sa kuha ng CCTV. Pinagpapalo ng lalaki ang driver, binatukan at pinagsusuntok. Isang babae na tila kasama ng lalaki ang makikitang kumakatok sa labas ng bus para sana pigilan ng lalaki. Walang ibang pumigil sa lalaki na bumaba rin pagkatapos ng ilang sandali. Nakausap ng GMA News ang binugbog na bus driver na si Vincent Guyab. Kwento niya, bago siya inupakan, kinalampag muna ng lalaki ang salamin ng kanyang bus. Bigla niyang kung nalampag dyan, nagulat yung pasahero ko. Kaya tiningnan niya yung bintana. Oo, 3 times yung sinapak. Nung pag-akyat niya dito, wala na siyang sabi-sabi. Basta nalang na akong sinapak. Una, sampal muna, tapos sabay sinuntok na sinuntok, tapos binagsakan ng binagsakan. Hindi raw malinaw sa kanya kung bakit siya sinugod at sinaktan ng lalaki. Pero posible raw na nagkasingitan sila sa may bandang EDSA Balintawak. May nakasikbelt kasi ako, hindi ako makatayo. Kaya binagsakan ako ng binagsakan yan. Nung samantang binagsakan ako, nawalan ako ng malay. Kaya yung pagkakataon na hindi talaga ako naimik dahil nabigla ako sa ginawa niya. Nagpa-blotter na siya sa pulis at inireport na rin ang plate number ng sasakyan sa LTO. Pero nakausap daw niya ang kapatid ng lalaking nanakit at siya pa raw ang pinagbantaang kakasuhan dahil pinost niya sa social media ang CCTV. Handa naman daw tumulong sa driver ang pinapasukan niyang bus company. Wala naman siyang karapatang manakit eh. Kahit na nagalusan yung sasakyan niya, kung wala namang nasaktan. Sinusubukan pa rin ng GMA News na matunton ang pagkakakilanlan ng lalaking nasa video. JP Soriano, GMA News.